Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Pupunta ko dyan, talagang nakawa ang pupuntahan ko dyan. Maraming salamat po Ma'am Ophelia Ongmalong sa pinabibigay niyo pong tulong para sa kanila. Salamat po lagi po Ma'am Ophelia Ongmalong sa kabaitan at walang sawang pagtulong po sa mga kababayan niyo po. Kaya pupunta na po natin sila, kaya tara na po mga kaprobinsya. Ang pupuntahan ko po dito ay isang taong nangangailangan po talaga rin ng tulong. Tulong na kailangan natin mapaabutan. Kasi naririnig ko po ang kanyang hinaing sa kanyang mga kakakilala. Kaya hinanap ko po siya. Hindi ako nagdalawang isip po na puntahan ko po siya. Na sa kahit anong paraan ay may magawa o may maitulong ma lang ako. Kaya agad ko siya pong pinuntahan. Pinapakita muna ko dito kapitbahay nila. Ate, kilala mo yung pupuntahan ko dyan, ate? Si, ano bang pangalan niya nung pupuntahan ko dito? Salvation Gutlay. Salvation Gutlay. Ano yung pinaka, kanya, yung alam mong background niya dito? Yung background, yung buhay niya dito. Yung buhay niya, Didi, kung ano ang aram mo sa kanya bilang as in kapitbahay mo? Wala man talaga yung sin, ano, wala ka niya nagbubuhay. Wala may nagbubuhay. Tapos, naglalabada lang siya. Pag may nagpapalabada, susuhulan siya para makakaunsira. Tapos pag may mapalimpiya simbalay, insusuhulan na lang siya. Insusuhulan siya. Sa madaling sabi, nagpapasuhon na lang siya para may makain, para may mabili ng kwan. Tapos, may pangbalo ng bata niya pag kailang-iskwela. Pag may baon ng bata niya. Pero nun, yung sa araw-araw na naimod mo, sa uradlaw na naimod mo, nano ang naimod mo pa ng mga kasakanya ko? Nano mga buhay pa niya nagtitiyos o nano? Talagang ano, talagang tiyos talaga. Pag diri siya makapasuhol, para sila kakaunan. May bisis nga ni, ano, mapabakal siya sin kung nano na, ano niya, makakapilang sira. Mapabakal siya buti. Buti. Tapos para lang makakapi. Ayun. Sige. Ano ate, mapapunta ko sa imo. Okay lang kung pudan mo ako para makabot man ako sa kaniya, ha? Sige. Okay. Salamat. Papunta na po kami doon sa lugar na sabi kapitbahay din naman nila to. At samahan ko siya. Balik tayo. Tate, ano nga ba pangalan mo? Maricel Borey. Maricel Borey. Salamat sa Chimpo, yung pagtanong ko sa kanya, siya agad yung pagtanongan ko at eksakto naman. At alam niya talaga yung buhay na pupuntahan ko. Ang kakatuon ko na lugar, eksakto talaga na siya man talaga ang kapitbahay pala. Yun. Kaya punta naman na kami ni ate doon. Masyon?
Lilinis din ako. Mao lang po. Mao lang ang hanap buhay ko. Pag wala man po nagpapalinig sa ako o nagpapalabada, wala man po ako ano kita. Ini yan, sa grabe na pagtiyos. Talagang wala talaga ako kita kay wala man may nagpapalinis na nagpapalabada sa ako. Permanente yung trabaho ko. Kung kailan lang po may nagpapatawag, tsaka lang po. Tsaka lang ako may kita. Pero pag wala rin naman nagpapatawag na magpapalinis o magpapalaba, wala rin po akong kita. Hindi po regular yung trabaho ko. Ito na po itong sahig namin. Ayun, ito. Sira-sira na po ito. Na lang ito. Okay lang maimod or makita ko? Sira-sira na po ito. Nilagyan ko lang ng trabaho. Ayun na, nakita ko na. Wag na. Okay, nakita ko na. Sa katayuan niya na. Talaga yung problema namin, yung bubong. Pag na ulan. Kapag nga ulan, basang-basa kami magnananay, pati dun sa kwarto. Oo. Lalo na kahit kunting ano lang, kahit kunting ulan lang o hangin, umaalis agad kami dito sa bahay kasi natatakot kami kasi yung haligi namin, ano na. Babagsak na. Putol na. Wala na pong katibayan tong bahay namin. Ayun. Simula nung ang tagal-tagal na rin po namin itong hindi napaayos. Sa hirap ng buhay, ano? Sa... Tapos sunod... Ito po. Pader namin, akala niyo po ang ganda-ganda niyan. Pero ang nakakapagpaganda lang po niyan ay yung mantel lang po. Pero wala na po talagang ano yung na... Wala na po talagang... ano yan? Sira na po yan talaga. Butas na. Butas-butas na talaga butas yung panila. Butas na po yan. Kaya pag umuulan po talaga, basang-basa kami, tsaka marurupok na rin yung mga kahoy. Kaya napakadelikado na po talaga ng bahay namin. Kaya sana po may mabubuting puso po na matulungan kayo para makapag maipaayos ang bahay ng lalong-lalo na po yung bubong namin. Kasi nga po, pag naulang, kunting ulan lang, ayun, nababasa na po kami. Ayun. Ang mas naiintindihan ko sa sitwasyon na to, kahit ganito yung bahay mo, talagang masinop ka sa bahay, malinis ka kasi nakikita ko naman, may mga display ka sa mga pangbata. At di mo talaga sukat akalain na sira-sira na tong bahay na at pag umuulan, tulo ito, na rin pala hindi dito. Na po, hindi na po ito talaga sa amin. Sa bahay na po talaga namin yan. Kumbaga wala na talaga kami. Kader. Tapos ito, tinatakpan na lang niya ng mga kurtina. Okay. Yan talagang katayuan ng loob ng bahay nila. Oh. Medyo gumaganda lang siya pag nilalagyan ng kurtina. Oh. Para malinis lang daw makita. Ayun. Sinisikat niya pagpaaralin yung bata. Okay lang ate hay kung nakita ko to man lang kalooban ng bahay niyo at para at least. At ito yung ipapasok ko tong kanko, ito yung kalagayan ng kanyang sa loob. Ayan. Wala na po yung bubong. Wala nang bubong natitira kundi trapal na talaga yung nilalagay niya. At nilalagyan niya lang ang mga kurtina para maglinis pero yung talagang pinakadingding nito wala na rin. Oh. Ayan na talaga yung forma niya. No? Sira-sira na talaga. Pinapaganda na lang yun ang mga kurti-kurtina para at least daw kahit paano, maayos patingnan at sobrang nakakawa ng sitwasyon. Akala niyo maganda yung bahay namin, pero hindi po yan maganda. Puro ano na po yan. Nakikita ko naman. Kurtina lang pong nagpapaganda dyan. Tsaka mga mantel. Kasi inaayos ko lang ng inaayos para hindi naman kami kawawang-kawawang tingnan talaga. Hmm.
Hello. Ano ang sakit ni Bibi? Ano po, may sakit po siya sa tiyan. Palagi pong sumasakit yung tiyan niya. Tapos, nung nakaraang buwan po, bago po namatay si Papa, nagkameron po siya ng lus-lus sa bayag. Bale, ano po, yun, tapos, pinaano po muna namin siya, pina-check up. Tapos, binigyan po kami ng doktor na, tawag doon, yung ano, referral. Para ipunta po siya sa Sorsogon. Para doon ipagamit yung ano niya, yung bayag niya. Tapos, pagka ano nun, di okay na siya, napagamit na namin. Ngayon, may sakit na naman, yung tiyan na naman yung sumasakit sa kanya. Bali, 2 weeks na po yan. 2 weeks na? Hindi pa gumagaling. Ngayon, bumalik na naman kami sa doktor kaninang umaga, nagpa-check up kami. Para, ano, malaman namin kung ano talaga yung sakit niya. Ayun, sa ngayon po, eh, masakit pa rin po yung tiyan niya. Pero may nakahina po kami ng gamot. Sige. Mayroong pinabibigay sa iyo si yung aming mabait na sponsor, si Ma'am Ophelia Ong Malong. Ito 'yun oh. 'Yan oh. Okay lang. Dito. Lagay natin dito. Sige, ate, buksan mo, ate. Para at least naman na sa nagbigay po nito, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. At malaking tulong na po to sa amin sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa nagbigay. Labas mo pa. Makakakain na po ng maayos yung mga anak ko. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa nagbigay at sa tutulong pa. Salamat po. Ang nagbigay sa iyo niyan ay ang aming mabait na sponsor na si Ma'am Ophelia Ong Malong. At ito yung pinabibigay ni Ma'am Ophelia Malong sa'yo. Ang nagbigay sa'yo niya si Ma'am Ophelia Ong Malong. Maraming salamat po sa kabaitan niyo, Ma'am Ophelia. Dahil hindi naman po kita kilala, pero tinulungan niyo pa rin po kami. Salamat po sa binigay niyong rosary. Sa oras na ito ay awang-awa ako sa sitwasyon nilang mag-ina. May sakit pa ang bata at nangangailangan pa rin ng pagpapagamot sa kanya dahil sa lumalaking parte ng kanyang katawan. At nagsisikap naman ang kanyang nanay na magawa ang lahat na obligasyon para sa kanyang anak. At iniwan sila ng kanyang asawa dahil siguro sa kahirapan ng buhay. Sana sa isang araw meron man lang makatulong pa sa kanila sa ano pa mang pangangailangan nila sa araw-araw. At sana ang munting channel ko ito may magawa para sa kanilang buhay.
At taos po sa ako sa mga taong mabubuting loob na tumutulong po at walang sawa sa pagtatangkilik po ng aking munting channel. Lagi akong nagpapasalamat po sa lahat ng kabaitan niyo, sa lahat po ng pagkakataong ito. At kahit ano po ang awa ko ng maramdaman ko ayate, masigit po kayo makakatulong po para sa kanya. Sa sobrang hirap na dinaranas, nakasakatayuan niya bilang isang ina. Kanyang anak na isa ay may sakit pa. Hindi na niya halos alam kung anong gagawin niya sa pang-araw-araw. Kaya sobrang nakakaawa ng kanilang kalagayan.